iconic. It was so double. I wasn't really updated with that. For all I know, ayan na. Hi, welcome to PBB Airlines, sir. Michael Burr. Hello, po. Hello. May I see your boarding pass, sir? Yes, ba? You are part of the economy class. You may join us. So welcome and congrats, housemate. Hello. Michael. Hello. Oh my God. Ay, yung bag mo. Hello, Bisaya. Let me handle it. Hello. Hi, Thamara. Aleck. Zach. And Shalom. Hello. Yeah. Wala talagang nagtatanong sa akin. Alam po. At bakit mo ako pinapo? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? I'm 21. 21 pala? Okay lang po. 25. Marami na ang pasahero sa Big Brother flight. Kaya naman tuloy-tuloy lang arrival dito sa terminal. Pero mga kapamilya, meron akong balita para sa inyo. As ay Marichong, napag-alaman namin na kilala rin pala ni Thamara si Raph. So ngayon, mas magiging challenging ang hamon para sa magkapatid. Patuloy natin ang pagdating ng ating mga housemate traveling more than 350 miles mula sa Leyte. Salubungin natin ang isang all-around businesswoman na pansamantalang iiwan muna ang komportabling buhay para maging isang housemate. Mga kapamilya, let's all watch this. Laki siya sa karangyaan pero hindi raw nagkukulang sa kasipagan. Siya kaya ay all business o may halong pleasure din sa pagpasok niya sa bahay ni Kuya. Hi! I am Isabel Lauhu, 26 years old, mula sa Leyte. Since I was 18 years old, my parents introduced me to the business world. I am a happy businesswoman, handling a salon and spa, a multi shop. I also have a distribution business and help in the family business. Sometimes, I am also a fashion designer. Bata pa lang ako, palagi na rin ako busy and on the go. Just like my parents, who were very busy sa trabaho kaya we didn't really grow up with them. Mahalaga ang business sa family ko, kaya I've become a responsible daughter. But I also know how to have fun. I like being creative and artistic. I sing, I cook, I dance, I play instruments, and I love sports, especially yung water sports. I know how lucky I am to have a happy and comfortable life with my family in the province. Pero ngayon, my bags are all packed and I'm ready to go para sa next adventure ko. Kuya, I'm used to being the boss. Pero sa loob ng bahay mo, it's all about the good vibes. Kasama yung bagong community. Ako si Isabel, ang bubbly boss lady ng Leyte. Yes, mga kapamilya, ang bubbly boss lady ng Leyte, Isabel! Hi, Isabel! Hi, good evening. Happy New Year! Welcome to Terminal ni Kuya! Welcome sa Pinoy Big Brother Terminal. Yes, grabe naman yun. Isa ka palang all-around boss lady. Talagang lahat pinasok mo, hindi ba? Madiscarte ka rin. Pero syempre, from a busy woman sa iyong sports, hobbies, and businesses, grabe talaga. Bakit mo naman ngayon naisipan na tahakin ang pagiging housemate ni Kuya? It's never too late or too early to choose a new path or try a new path. So, this is something na gusto ko para sa sarili ko. And bonus na rin yung having new friends, yung challenges that awaits for me, and how it's a break from my real kind of life. Ang galing sumagot ni Isabel. Oo, pang-boss lady talaga. Pero syempre, titingnan natin kung paano nga ba ang magiging diskarte mo sa mga hamon na ibibigay sa'yo ni Kuya. Alright. Good luck, Isabel. Thank you. Isabel, bago ka pumasok, gusto ko malaman, kapag nagta-travel ka ba laging business class? No, it depends naman. Wow, it depends. Pero ngayon, congrats and good luck dahil pasok ka sa business class ni Kuya. Uy, business class! Good night. I'm so very excited with this next housemate. Na nag-travel talaga
siya ng 3,000 miles all the way from Uzbekistan. Yes, you heard it right, Uzbekistan. Dahil sabi niya na in love daw siya sa Pilipinas. Pero ang malaking tanong ngayon, tayo ba ay may in love sa kanya? Well, let's watch this, Uzbekistan. Ang next adult housemate ay handa ng patunayan na hindi lang sa dugo nababase ang pagiging Pinoy. Hello po, ako po si Laziz Rustamo, a freelance model dito sa Pilipinas. I'm pure Uzbek pero purong Pinoy sa puso ko. Pumunta ako dito sa Pilipinas 3 years ago. Tapos I really fell in love with this country and I settled here. Pero sa likod ng kanyang good looks ay may mapapait na pangyayari rin sa kanyang buhay na siyang nagpatatag kung sino siya ngayon. I was raised by a single mom. Our father left us when I was young. Kaya naman, as only man in the family, I worked at the early age and helped my family. I sold flowers, I worked in a resort, as a kitchen helper and waiter, I coached kickboxing, and many more. Pero worth it lahat kasi I was able to renovate bahay ko sa Uzbekistan. And I was able to support my sister to get graduated in the university. At ngayong nagbunga na ang kanyang pagsisika para sa pamilya, oras na para pagtrabahuhan naman niya ang isa pang pangarap. Aside from discovering myself po, I see this opportunity as a stepping stone to be an actor. Getting here in the Philippines is an unforgettable adventure for me. But entering bahay ni Kuya is just beginning of my journey. Ako po si Laziz Rustamov, ang model skirting breadwinner ng Uzbekistan. Yes mga kapamilya, let's all welcome ang model skirting breadwinner ng Uzbekistan, Laziz! Woo! Hi Laziz! Welcome, welcome! Hello Laziz! I'm sorry for the Uzbekistan, it's Uzbekistan! Grabe, sobrang tangtuwe sir, model skirting, Uzbekistan, si breadwinner ng Uzbekistan. Come here Laziz, in the middle. Oh, beside our beautiful Filipina, Malay. Oh. Pero syempre, alam niyo po mga kapamilya, si Laziz ay walang dugong Pilipino. Oh. Pero napapahal na siya sa ating bansa, kaya naman dito na siya tumira. At ito pa, Malay, hindi tayo mahihirapan dahil nakakaintindi siya ng Tagalog. Hindi ba, Laziz? Konti lang po. Oh, konti. Pero naintindihan mo ba yung sinabi ko, kahit pa paano? You heard it? Nang English na ako. you understand. Okay, you translate in English. Naintindihan mo ba ang sinabi ko, Laziz? You translate in English to me. Did you understand me, Laziz? Oh, naintindihan niya! Naintindihan niya. So, pwede tayo mag-usap dito. Siyempre, ang salita sa Uzbekistan is, ang tawag sa language niyo is, Uzbek po. Uzbek, okay. Opa. Pwede bang turuan mo lang kami ng kahit konting sample lang? Halimbawa, gusto mong sabihin in Uzbek, ang ganda mo, Melay. Paano yun sa Uzbek? Judam chero lisan, Melay. Are you kidding me? Paano yun? Can you slow it? Judayam. Churoyli. San. Judayam, Churoyli, San. Parang narinig ko parang Juday, Churos, si Sam. Lahat ng mga beautiful nilagay niya. Thank you. What is the thank you? What's thank you? Rahmat. Rahmat. Okay, Rahmat. Maraming salamat, Laziz. Thank you so much. Enjoy! At eto na iyong passport. At nasa economy class ka. Okay, hindi naman pabalik ng Uzbekistan yan. Papasok yan ng Pinoy Big Brother. Okay, bye! Laziz, tamang-tama ka sa New Year, Luzis. Happy New Year po. Happy New Year. Happy New Year, Laziz. More than 300 miles mula sa Cebu. Salubungan natin ang housemate na sanay tumira sa lugar na kinatatakutan ng marami. Kaya naman lumaki siyang matapang at hindi tumatalikod sa mga hamon ng buhay. Mga kapamilya, panoorin niyo ito. Isang masiyahin at proud na Bisaya na magbibigay ng bagong kahulugan sa graveyard shift ang ating makikilala. Ako po si Jean Redor, 21 years old mula sa Cebu. Pangalawa po ako sa limang magkakapatid, housewife po si Mama at
security guard naman po si Papa. Ang tawag ko sa sarili ko ay cemetery girl. Kasi nakatira po kami sa tabi ng sementeryo at yung kinakatakutan po ng iba ay pinagkukunan ko ng kaunting kita pang tulong sa pamilya. Kailangan naming magtulungan bilang pamilya. Lalo pa't nagkasakit si Kuya sa bladder. Malaking bahagi man ng buhay ko ang sementeryo. Aminado ako na minsan ko na rin itong ikinahiya. Natatakot kasi ako na baka mahusgahan ako ng iba. Bukod pa rito, wala rin akong kumpiyansa sa itsura ko at sa sarili ko. Hanggang sa natutunan kong labanan ang takot at ipakita ang tunay na ako. Sa katunayan, sumubok akong sumali sa beauty pageant at mag-vlog. Ngayon magsisimula ang paglalakbay ko sa loob ng bahay ni Kuya. Bitbit ko ang pangarap ko sa aking pamilya at pagmamahal sa sarili upang harapin ang anumang hamon sa akin. Ako si Jean, ang surviving cemetery girl ng Cebu. Yes, mga kapamilya! Let's all welcome ang surviving cemetery girl ng Cebu, Jean! Hello! Ay, ayan. Oh, naka-sneaker si Jean. Alive na alive si Jean talaga! Madami talaga ni Jean. Okay. Yeah! Excited! Jean, balita namin, isa sa recent na pinagdaanan mong hamon, ha? Hindi lang halata dahil sobrang excited niya. Balita namin ay naranasan nyo at nasalanta kayo ng bagyong Odette. Opo, kamusta opo. Ngayon ang pamilya mo? Yung last na ano ko po, yung last na balita ko po sa kanila, Christmas po yun. And wala pa rin po silang kuryente at pahirapan pa din po yung tubig at yung mga nagmamahalan po yung bilihin. Sana po all, sana po yung mga bilihin nagmamahalan po. Sana mga taong nagmamahalan, huwag yung bilihin. Oh, yun ang gusto oh, sabihin ni Jean. Pero syempre Jean, siguro isang malaking dahilan kung bakit ka pumasok sa bahay ni Kuya ay para makatulong sa pamilya mo, hindi ba? Meron ka bang mensahe sa kanila bago ka pumasok? Mama, Papa, sa lahat ng pamilya ko, sir. Huwag po kayong mag-alala, okay ako dito. Maglalaban ako para sa atin. Naluluha si Jean. Yes, syempre talagang babangon tayo, Jean. Yes, laban, Jean. Laban tayo. Fighting. Yes. Kaya naman, Jean, eto ang iyong passport mula kay Kuya, o oh, diba? At ayan ang iyong ticket economy. Kaya ready ka naman, Jean? Babalik po ako sa Cebu. Ay, sa PBB. Diretso to sa bahay ni Kuya. Okay. Kaya naman, good luck, Jean. Punta ka na sa departure area. Oh my God! Enjoy! And that is it. Nag-arrive na nga ang walong adult housemates sa ating Big Brother flight. Kasama sina Raph at Nathan. Ang tanong, ano kaya ang magaganap sa flight na ito? At syempre, ang engranding pagsalubong po natin sa ating Celebrity Community Top 2 Plus ang mahalagang anunsyo ni Big Brother para sa kanila. All that and more dito lang sa Pinoy Big Brother, The Big Arrival! Wala kang di kayang gawin.